Attorney Alcaraz, do you confirm what Mr. Tacuba mentioned a while ago? You were present during that meeting. Good morning, Mr. Chairman. Yes, I was present during that meeting that Mr. Ruben Tacuba was mentioning. And I confirm that all the things that he mentioned to the commissioner, it was made in open court, so to speak. A lot of people are there. Were there. Ano yung mga marching orders at the time na binigay ng commissioner? Well, I distinctly recall that after that meeting with the players, with the brokers, the commissioner and Mandy Anderson was there, met with the BOC employees, the some, not everyone. So I suppose the names who were invited, Mr. Chairman, came from a list. And if I remember it right, I think it was the 4th of July. DZMM Special Coverage. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Mula sa Malacanang, may Flash Report si Radyo Patrol 45, Dexter Ganibe. Yes, June 8, nilabas na ng Malacanang ang kopya nitong Republic Act 10952 na siyang nagpapaliban ng nakatakdasan ng halalan sa barangay at sangguniang kabataan ngayong Oktubre at maililipat ito, pinospone ito ng palasyo batay na rin dito sa 10952 Republic Act sa May 14, 2018. Yan ay sa susunod na taon o ilang buwan mula ngayon. At nakasaad sa nasabing bagong batas na ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sangguniang kabataan ay mananatili sa pwesto hanggang sa June 30 o pagkatapos ng halalan sa Mayo 2018. Nakasaad din sa nasabing batas na isasagawa ang mga susunod na barangay at SK election kada tatlong taon at ito ay isasagawa na tuwing ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo. Ito ay nilagdaan ni Pangulong Duterte nitong Lunes, October 2, 2017. Mula sa Malacanang, ito Radyo Patrol 45, Dexter Ganibe, ABS-CBN News, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Report! That's what I told you. Sino-sino players nandun sa meeting na yon, sa pagkatanda ninyo? Alam mo, Mr. Chairman, I have been out of circulation for 7 years. So yung, mga really don't yung mga natatandaan nyo lang? Ang natatandaan ko lang ho doon na naabutan ko, I was informed later on, the Tevez brothers nandun yata. Tevez brothers, sino pa ang nandun? Mang Ruben, sino pa yung mga nandun? Without saying na naglalagay sila o nagtatara sila, sino yung mga present noon na mga players? Aside from the Tevez brothers. Ang Tevez brothers, ito yung sa agriculture, ano? Ang specialty nila. Ito yung, kumbaga, may resin, meron namang sa agri, di ba? Yung Tevez brothers, ito yung kilalang sa agri. Sino pa nandun? Yung kanya-kanyang field of expertise. Grupo ni paring David Tan. David Tan, ano naman yung specialty niya? GMO yan. Ano yun? Agile merchandise. Opo. Sino pa? Tolentino. Ano naman yung kanya? Ahalo-halo ho. Ito yung mga na-mention ko sa aking privilege page, mga pangalan. Okay. Hindi galing sa inyo yan, for the record. Ay, hindi po. Hindi galing sa inyo. In fact, gusto ko lang sana nang sabihin po, kasi yung binulgar ng anak ko, wala ho akong alam doon. Okay. Kasi maraming ho tumawag sa akin ng mga kaibigan ko sa custom. Dahil dyan ho ako nanggaling. Parang
lumalabas, tinawag ko daw yung ang Bureau of Customs. Sabi ko, wala akong alam dyan. Ang naengkwentro nila, yung anak ko, na hindi nga considered amature, masyadong bata, kaya hindi ko rin napara. Malino naman yun, wala akong ibalaman sa kanya. Sinabi niya na lahat. Pabulgar, ang gusto ko lang malaman, bago tayo mawala, sino pa yung nandong players? Tolentino, David Tan, Tevez Brother, sino pa? Tinayo. Tinayo, sino pa? Marami. Mga, sino mga taga? Ano, si Tan, Jeffrey, sino ba yun? Actually, nandyan lang sa listahan nyo eh. Oo nga. Gusto ko lang i-confirm nyo. Nasa listahan. Okay. Sino-sino mga taga-customs naman, organic or yung mga bagong assigned, mga consultants, ang nandoon sa meeting na yon? Sino mga kasama ni Commissioner Faeldon sa meeting na yon? Nandyan si Atty. Alcaraz, nandyan pa si General De Llosa nun. Nandyan pa. De Llosa. Sige, sino pa? Saka yung attorney na parang igorot yun eh. But next? Attorney ano? Magsusi. Attorney sa office ni Commissioner. Bago lang yun eh, bata pa. Andun ba si Chris Bulastig? Hindi ko po na... Attorney Alcaraz, yung mga natatandaan yung nandun. Nawagan pala yung nawagan. Mr. Chairman, ang natatandaan ko, yung minention po ni Mr. Taguba, si former Deputy Commissioner De Llosa, magkatabi po kami. And I distinctly recall, pinuri pa nga ni Mr. Taguba si Deputy Commissioner De Llosa. Then, I think, if I recall, the most of the young lawyers then that sino yung mga young lawyers? That was the first time I saw them, Mr. Chairman. So yeah, pero kilala mo sila? Eventually, nakilala mo? Well, I met Mandy before that meeting when we had consultative meeting with former Commissioner Paraino. Si Mandy lang po yung natatanda ko because... More or less, ilang players ang present doon? At saka bakit kailangan ipatawag ng players? Sid, ikaw ba magpapatawag ng players? I don't have that plan. Of course not. As of this time, no plans, yeah. Your Honor. Of course not. Why would you call for the players? Anong intention mo? Kung gusto mo mga ako ng information, one or two players, pwede mong kausapin in confidence, hindi yung open, andyan lahat yung players, kakausapin mo. Iba intention mo, hindi ba? Mang Ruben, ikaw, kung halimbawa ang ganun, tatawagin mo lahat ang players in a meeting? Hindi po. Kung kailangan mo lang information sa lang na player, pwede na yun. Exactly my point. So, pag pintawag mo lahat ang players, anong nakita niyong intention? Ayun na ako. Being an old-timer, using your experience, your knowledge, para pinatawag mo lahat ang players. Para ma-identify mo lahat sila, Your Honor. Para sa tara naman talaga yun. Just for the record, the Sergeant-at-Arms went to see Captain Faeldon and he constantly refuses to appear before the committee. And so we just wanted to say that for the record so that they cannot say that we are not giving him any chance at all. Okay, go ahead. Yes, Mr. Chairman, very interesting topic. Ayoko sana iwanan ito kasi medyo mahaba yung ito ang starring na naman dito si Pinawin eh. Pero kung meron pa susunod na hearing, mas gusto ko siguro na doon na lang i-focus kasi mahabang istorya ito tungkol sa LOA, sa sa mission order, gumawa ng sample ang nire-rate
ang sinasabi kulang sa binayaran taxes and duties, pero ang kinukuha, sample, baka raw fake. Hindi ko maintindihan bakit fake yung hinahanap, samantalang customs duties, customs matters pag-uusapan. At kung ano yung namagitan pa doon sa raid, yung sana gusto kong may walkthrough tayo kung ano yung kalakaran o kung ano yung tamang procedure taliwas doon sa ginawa ni Pinawin. But, you know, this can wait actually because I don't want to leave this particular topic dahil ito yung meat at saka yung gist ng aking privilege speech na talaga merong tara during the time of Faeldon na pinagkakatanggit-tanggi niya hanggang ngayon. So,